Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Mr. Lito Lapid, ano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa'yo? Eh, nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Ni, minsan isang tao ka na kay bata mo, wala man lang nagsabi sa'yo na ako'y nanghingi ng pera. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Ha? Mr. Lito Lapid, ano bang mga argumento mo? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Purak pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Purak, Pampanga. Ha? Dyan lang sa Arkhili City, may mansion ka rin dyan. Dyan sa Amerika, may dalawa kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ang misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika. At nasintensyahan siya. O ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Purak, Pampanga ay di ba tinulungan mo yung ng agaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungunahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Pert Realty Corporation at siya rin presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito ang nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. At ang Royal Grand Palazzo ay binubuo ng 106, mahigit 106.4 hectares kasi mga katabing lupa ay inagaw pa nila. At ang sistema ng pang-agaw ng lupa nitong Roberto Liwag Cruz ay pinapapas niya na nabili niya sa magsasaka ang lupa. Kagaya ng isang kaso na hinawakan ko, na nakita ko ang ebidensya. Ang mga tao ay nagtataka sila, binigyan pala sila ang kanila palang application na magkakaroon ng lupa sa Department of Agrarian Reform ay inaprubahan. Pagkatapos ng inaprubahan, hindi man lamang nakita nila yung kanilang titulo at binigyan pala sila ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, nung malaman nila na may titulo sila, nakita nilang titulo nila na kansilado na. Paano ka mangyari? Hindi pa nga natanggap na mayari na kansila na. Ibig sabihin, ang titulo ay hindi maging titulo kung hindi mo makukuha mula sa Department of Agrarian Reform. Ang ibig sabihin naman yan, kung nakansila na, nakuha na. Pero sino kumuha na hindi naman lang naman natanggap ng mga magsasaka? Sino nga? Pakisagot mo nga, Mr. Lito Lapid. Kasi alam ko, BFF mo yan si Roberto Liwag Cruz. O, paano nangyari? Tapos, nung nakita ang deed of absolute sale, piniki ang pirma ng mga farmers. Napunta lahat kay Roberto Liwag Cruz. Yan si Roberto Liwag Cruz. E, di ba pinoprotektahan mo yan, Mr. Lito Lapid? At si Mr. Roberto Liwag Cruz ang lumalabas at tatayo na bilang may-ari ng Royal Grand Palazzo na subdivision. At sa loob ng Royal Grand Palazzo, ay nandoon yung pogo na 10 hectares. Sa madalit sabi, inagaw niyo mula sa magsasaka dyan ng mga kapampangan ang mga lupa at ang 10 hektarya ng mga lupa na to na 50 hectares na lang na ibigay ng titira sa mga magsasaka ay pinatayo pa ng pogo. Ha? Ang lupang iyan ay naagaw ng mga Percus nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. At ang ginawa mo, hindi ko alam, ikaw nga, sabihin mo kung totoo ito hindi, Mr. Lito Lapid, na sa panahon mo, nagkaroon ng lupa itong Roberto Cruz. At sa panahon mo, na nangyari itong nag-apply ang Roberto Cruz na gagawing subdivision, gagawing commercial, gagawing ecotourism lots ang mga lupa dyan. Sa panahon mo na ikaw gobernador hanggang 2004, ikaw ay kumita ka ng 1 billion sa quarry at namimili ka pa ng bahay. At isa sa binilhan mo ng bahay ay yung si Mr. Roberto M. Solon na siyang akusado sa plunder case na kasara ni
dat ni congressman o dating congressman Proseso Haraza Alcala ng Quezon Province at binili mo yung ninakaw na bahay, binili mo mula kay Mr. Roberto M. Solon. At nalaman ko lamang ito dahil nagreklamo sa akin yung isang babae na siyang tumatayo sana na ahente. Pagkatapos na nakilala na nandito Lapid at Mrs. Marisa Tadeo Lapid, ang may-ari ko no na pagbibilan, wanted pa sa araw na yun, wanted yung tao na pagbibilan nyo, ay initsipera na yung ahente, kaya hindi na binigyan ng komisyon. Ganon kasama ang mga Lapid. So ngayon, kung ganon kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Tulapid, na ako ay nanghihingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman ang sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo, at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga nang si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1,000,000 isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo ay kumikita ang Pampanga ng 30 million lamang sa isang taon. Asunto, ibig sabihin, sa isang buwan, halos labas lang na 1,000,000 kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1,000,000 at kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kadatrak na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw ang blahar na yan. Pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991 ay ang daming kapampangan pinatay niyan. Ang daming mga bahay ng mga kapampangan ang nilubog ng lahar. At naibalik pa yung pera sa kanila? Wala! Ni Cinco walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na natayo dahil sa lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw, pinagkikitaan mo mahigit 1 billion ang binulsa mo dyan sa lahar quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O paano may papaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga mansion mo? Ha? I doubt. Kaya ka pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang tax sa takilya, pairangkon mo, mga talo, bulok. O, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, nakulito Lapid. Huwag mo na nga guguyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at Tarlac sa mga kabalin area. Pero sa ibang lugar, naloko mo yung hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira? Ibig sabihin, ang ginagawa mo, napapatayo ko ng proyekto, ibinulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad ng mga materialis. Kaya iyan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, ha, dito lang ako matututok muna. Sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, eh ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunay na totoo yan? Paano mo mapapatunay na paniwalaan ka ng mga tao? Eh, sinasabi mo sa kabila namang panig, sinabi mo na hindi mo ako kilala, na hindi mo ako nakita. So paano tayo? Paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige, paliwanag mo nga yan. Ang problema sa iyo ay pinagpipilitan mo sarili mo na mag-senador. Wala ka namang alam. Patunayan mo nga, ano ba, aber, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na mapapahalal ka ulit? Wala ka namang pinakita na nagawa na maganda. Ano ba pa ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado, maliban sa pagtatahimik, maliban sa pagiging chairman ng Silencio, committee ni Silencio? Ikaw nga yung chairman ng amusement and games and amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga pugo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa pugo? Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid. At sabihin mo, sinasabi mo, kasuhan mo ko libel. Alright, kakasuhan din kita ng cyber libel dahil kinikwento mo doon sa isang palabas nitong isang vlogger din na
kinukutukan, sabi mo kinukutukan kita ng pera, kaya kakasuhan kita ng libel dyan, patungkol dyan. Pagkatapos, tinakot mo pa ako, sinabi mo hindi mo na kailangan ng kutsilyo para yung bala sa baril ay magiging dalawang bala. Isang bala lang ang kailangan mo, ang katapat ko. Ba't sinasabi mo yan? Ha? Sinasabi mo yan, maaring joke lang sa'yo yan, pero ang dating sa akin yan ay you are threatening to kill me. At because of that, sasampahan kita ng cybercrime of grave threats. Sige, abangan mo yan at magkita tayo sa Office of the City Prosecutor. Yan ang hirap sa mga... Mr. Little. Parang banta kasi yun, mga kaibigan, kung totoo sila, no? Pero bahala sila dyan, mga kaibigan. Kaya agad maaari, mga kaibigan, di na ako nagsasalita, eh. Baka madami pa tayo, eh, di ba? Lapid, mag-isip ka na. Sabi mo, naniwala ka, sabi mo si... Kakampi mo kasi si Alice Go, pero... Nakikita natin si Alice ko, nasasabi niya, sorry, hindi ko po alam, laki ko sa farm. Ay, putya nga na. Tapos si Lito Lapid, nagpakita kay Bernadette Sembrano ng kanyang farm, laki din pala siya sa farm. Pero ang lawak ng farm niya, ha? Sabi ng kaibigan ko si Atore Danilo Bilayo, ako Mr. Lito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.